Isang isla ang labis na ikinagulat ng mga scientist ang matagpuan nila dito ang hindi nila inaasahan. Isang ancient creature na matagal ng panahong wala ang muling nagbabalik. Hindi natin may pagkakaila na ang mga pagkawala ng ilang species ay tayo ang may gawa. Dahil sa sariling kagustuhan at alang-alang sa pera, ang mga nilalang na maituturing na mas nauna pa sa ating mga tao ay ganun-ganun na lang natin lapastanganin at ipagsawalang bahala. Ilan lang dito ang dodo bird na naubos ang lahi noong mga late 17th century na matatagpuan lang sa maliit na isla ng Mauritius, 500 milya mula sa silangan ng Madagascar. Ang passenger pigeon. Bilyon nito ang payapang naninirahan sa hilagang silangan ng Amerika noong early 1800s. Ngunit nang dumami ang mga tao, ito'y kanilang hinuhuli upang ibenta sa mga merkado at ito'y idineklarang extinct noong September 1, 1914 nang ang uling passenger pigeon ay namatay habang nakakulong sa Cincinnati Zoo. Ngunit noong 2001, dalawang Australian scientists na sina David Tudell at Nicholas Carlyle kasama ang dalawa pang assistant ay nagtungo sa isang isla para sa isang exploration. Ito ang Ball's Pyramid na ipinangalan sa nakadiskubre nito na si Royal Navy Lieutenant Henry Ball noong 1788. Sa unang tingin ay aakalain mong ito'y isang pugad o isang santuario ng isang pambihirang nilalang na lihim na naninirahan dito. Ngunit ito'y isang bahagi ng isang ancient volcano na may taas na 562 meters o katumbas ng halos 187-story building. Ito ay matatagpuan 20 kilometro sa timog silangan ng Lord Howe Island at mga 643 kilometers sa hilagang silangan naman ng Sydney, Australia. Nang makarating na sila David at Nicholas sa isla ay tila normal naman ang lahat. Umakyat sila sa mataas na bahagi ng isla upang isagawa ang kanilang pag-aaral. Bago magtakip silim, sila ay nagpasyang bumaba upang maglatag ng mga tent sa mas patag na lugar. At habang sila ay pababa, ay may napansin silang kakaiba. Isang Melaleuca bush ang nakausli sa isang bitak ng malaking bato at sa kanilang pagsisiyasat, may napansin sila sa ilalim ng nasabing damo. Ito'y tila sariwang dumi ng kung anong hayop. Ngunit nagtataka sila dahil di nila mawari kung anong klaseng nilalang ang may gawa nito. Ang hinala nila ay di ito pangkaraniwang nilalang at maaring sa gabi lang iyon lumalabas. Kaya naman nagpasya silang bumaba na muna at bumalik na lang pagsapit ng gabi. Panandalian silang nagpahinga at maya-maya pa ay unti-unti na silang naganda upang umakyat muli, dala ang flashlight at night vision camera. Nagpasama sila sa isang local ranger dahil alam nilang napakadelikado ng kanilang gagawin at hindi nila alam kung anong klaseng nilalang ang haharapin. Marahan at tahimik silang umakyat, alerto sa bawat maririnig na kaluskos sa paligid. Maya-maya lang ay narating nila ang nasabing lugar. Marahan nila itong nilapitan at unti-unting hinawi ang mga damo. Bahagya silang natulala sa nasaksihan. Isang kulay itim na katawan, maraming paa at kumikintab kapag ito'y natatamaan ng ilaw ng flashlight. At hindi lang isa o dalawa ang kanilang nakita. Dahil paglingon pa nila ay tinatayang mga 24 ang kanilang nakita. Ano kaya ang kulay itim na nilalang na ito na matagal nang inakalang extinct? Ito ang Dryococelus australis o Lord Howe Island stick insect na minsan ay tinatawag ding tree lobster. Ang insekto na ito ay maaaring lumaki hanggang 8 inches na ubos ang lahi dahil sa madalas itong gawing pain sa panguhuli ng malalaking isda. Noong 1918, isang supply ship mula sa Britanya, ang SS Macambo, ay nagkaroon ng abirya sa bandang Howe Island. Habang kinukumpuni at nakadaong ang barko, bilang daga na galing dito ang nagtungo sa isla na pinaniniwala ang umubos sa natitirang lahi ng tree lobster. Pansamantala muna nilang nilisan ang lugar upang ipagbigay alam sa Australian government ang nadiskubre at sila ay humingi ng permiso kung maaari silang kumuha ng ilan upang isubukang paramihin.
Kinalaunan ay pinahintulutan silang kumuha ng 4 na 3 lobster. Binalikan nila ito paglipas pa ng 2 taon at kumuha sila ng 4. Ang unang pares ay binigay nila sa isang private breeder, ngunit paglipas lang ng 2 linggo ay namatay ang mga ito. Ang natitirang isa pang pares na insekto ay pinangalanan nilang Adam and Eve na dinala naman nila sa Melbourne Zoo. Noong una ay naging maayos naman ang lahat. Si Eve ay nangitlog. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, ito ay nagkasakit. Dahil doon, halos araw at gabi nilang binabantayan si Eve. Binigyan ng mga gamot at halos wala na itong buhay hanggang sa sinubukan ng isang scientist na si Patrick Honan na painumin ito ng pinaghalong nectar at calcium. At di naglaon, ang insekto ay unti-unti nang gumaling. At lumpo sa mga naging itlog ni Eve ay natagpo ang fertile. At noong 2012, ang Melbourne Zoo ay nakapag-breed na ng mahigit 9,000 na tree lobster, 1,000 adults at 20,000 itlog.